Welcome sa ating Sunday School dito sa ating Iglesia, Scriptural and Baptist Church. Good to see bawat isa and also some new faces, mga visitors natin. Before our worship service mamaya, we study first ang ating Sunday School and our lesson is Truth in Beauty and Clarity. We want to study as part ng ating Reformation Month series. Every October, we want to emphasize yung importance ng Reformation by studying yung mga effects or yung history or yung theology ng Reformation. And for this particular year, we want to spend our time studying yung nagawa ng Reformation that it was able to put its truth or the truth of the Bible in beautiful and very clear way. And that is, of course, yung mga Reformed catechisms na naging bahagi ng pananampalataya ng mga maraming tao sa mga mahabang panahon. At after ng catechism, gusto kong bigay ito, lalo na sa atin, that we want to emphasize the importance of this neglected part ng Reformed churches and Reformation. It is through hymns, and that is Reformed songs and singing. And we say that this is the way that the Reformation has put the doctrine sweetly impressed on the heart. So we'll proceed sa ating lesson. Sa Psalm 40 verse 3, alam natin ang pag-awit ay bahagi ng pananampalataya ng people of God. Sabi ng psalmist, He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. At yung Psalms, we know that this is the hymn book of Israel. The Old Testament is the Bible of Jesus. And then he read yung Psalms, he sang the Psalms. So therefore, bahagi ng pananampalataya ng mga tao, katulad rin ng Panginoong Jesus, ay ang pag-awit ng papuri sa Diyos. At maging ang Reformation ay nagkaroon ng emphasis sa kahalagahan ng pag-awit at ng mga awitin na ito. But before that, we want to have a review what we studied 2 weeks ago. Last Sunday, I did not teach, so we had a visitor. We want to go back doon sa napag-aralan natin. We said that Baptists refuse to identify their children as part of the covenant community. Bilang mga Baptists, hindi tayo mga pedo-Baptists, which makes us believers na ang mga magiging member lang natin yung mga nag-profess ng pananampalataya consciously sa Panginoong Jesus. And that, of course, we do not need to call our children covenant members. Sa mga pedo-Baptists, they call their infant or yung children nila as part of the covenant, so they called it children of the covenant or covenant children. We believe that we are, as believers, are the covenant children ng Panginoon because we say that they are still in Adam. Hindi pwedeng takasan yung pagiging makasalanan nila. And we need also to capitalize on the rare advantage natin bilang mga Baptist na may mga anak, bagamat sa mga Baptist na pabayaan ang family worship, ang catechism, ang mga Presbyterians, ang mga pedo-Baptist, they were so good in training their children. Kaya sinabi ko sa inyo, kung kayo ay nag-church sa isang mega church, sa isang evangelical, sa isang Baptist church, pansinin ninyo, lagi bang laman sa pulpit consciously ang pagtuturo na ikatikay sa mga bata? In fact, when I was not yet in Reformed Church, hindi normal na nakikita mo yung regular everyday family worship sa isang Christian family. Ang default setting is that the teaching of the children while they are under their parents, ito ay pinagkakatiwala sa church at sa mga Sunday school teachers. But we say na the children, hindi natin sila kailangan tawaging covenant children, but they have the special blessing of being near to the kingdom. Pinanganak sila sa Kristiyanong pamilya. Konting push na lang sila ay makakarating na sa kaharian ng Diyos. Which of course, yung konting push, it means yung training ng salita ng Diyos. So the Baptist mistake was not on its theology.
Pero sa kasaysayan, inalaw ng mga Baptists ang pragmatism, masmuggle sa church through the Trojan horse of the Sunday school. So you see, may Sunday school tayo, we believe the blessing of the Sunday school ministry. Pero sa mga maraming churches, ang Sunday school ay naging kapalit na siya ng pagtitrain sa mga bata sa tahanan. Kaya we had that question, can we really confess Christ as the most precious reality in this life and not share this to the people who matter most in our lives? So if you're a member of SABC, you're expected, lalo na kung may pamilya ka, to train your family, especially your children, sa Word of God. Now, hindi lang sa catechism, nag-excel ang mga reform. They also put their truth in a memorable way, in a beautiful and clear way, not only sa catechism na napaka-structured ng discipleship, kundi sa pamamagitan ng mga awit. That is the worship songs and worship singing. Pero para ma-appreciate natin ang ginawa ng Reformation, let us proceed first. Ano ba yung itsura ng ng singing natin at ng mga songs bago ang Reformation? Well, before the Reformation, there was this medieval church. Alam natin, medieval church, Catholic church ito. Ang Catholic church is basically clergy-centered ang structure niya. Which means, ang pinakamahalaga ay ang mga pari, yung mga nasa harap, walang gaanong partisipasyon ngayon, ang mga worshipers. So kung wala silang gaanong partisipasyon, ang mga worshipers, sa pagtuturo, how much more pagdating sa pag-awit. Pati sa pag-awit, wala silang gaanong ginagawa. In fact, kanina umawit tayo ng battle hymn of the Reformation, A Mighty Fortress is Our God, at hindi lang ang nasa harap ang umawit, umawit tayong lahat. But did you know that there was a time that there was no congregational singing in a typical church? Before the Reformation, the Roman Catholic used only what we call the plain chant and polyphony. Ang plain chant, ano ba itong plain chant? This is the official music of the medieval church. This is a sacred melody characterized by reciting prayers and psalms in an unharmonized and monophonic manner. So, alam niyo yung mga chant na parang yung usually mga babaeng gumagawa nito at may mga lalaki din. Tapos parang pag pinanggan mo, parang nasa katedral ka. This was the worship service nung medieval age bago ang Reformation. In fact, yung polyphony, poly is against, in contrast sa mono, phony is phonetics or phonic, simultaneous combination of two or more tones or melodic lines that aims to add more solemnity to the mass and worship. Para maintindihan natin, I presented here isang video example ng or audio example ng polyphony. This is Kiri, not the basketball player. I hope marinig natin. Ganito yung worship service sa medieval church. Isipin nyo kung yan ang gagamitin natin sa worship service natin. Talagang... That's Kiri, that's Lord, Kurios. Usually, ang kanilang mga chants is all about the person of the Lord Jesus at si Mary.
Diba? Sa atin, tawag lang natin yan, passion, no? But this is very complicated. Kung mapansin nyo, kung gagamitin natin yan dito sa church, tatlo, apat, o siguro sampu lang ang makakakanta dito ng ganyan. Due to the complicated nature of church music ng medieval age, hymns were written only by highly talented professional musicians. So in other words, ang pag-awit ng iglesia, it did not belong to the congregation, kundi sa mga professional singers at mga musician lang. Ang pinaka-standard nila na chant is the Gregorian chant. This was the universal standard music of the church na ina-attribute, of course, kay Pope Gregory, pero not really. Pero bago ang Reformation, ito yung inaawit nila Martin Luther or yung napapakinggan nila. And 3 centuries before the Reformation, it evolved into a more elaborate and more complex piece of musical art. So it became official, prescribed, liturgic, unalterable. Eh, nung panahon na yun, wala pa namang mga speakers, recorder, talagang live ang pag-awit. Kaya yung polyphony became widely condemned as an example of papal extravagance. So dumating yung time na apakahirap gawin ng pagsamba. Kailangan mo ng choir, kailangan mo ng mga magagandang boses, kailangan mo ng mga professional para mangyari yung misa at makapag-worship. At nakita nila, napakalaking gastos ang binibigay nila. So, therefore, naging parang symbol ito ng papal extravagance. Ngayon, ginagamit ang polyphony at yung mga chants para daw makita na spiritual at malapit sa Diyos. So ganun ang pananaw, parang ilapit ka sa Diyos. Sabi ni Robert Godfrey sa kanyang article, "By the late Middle Ages, the biblical call to song had become muted. The worshiping congregation did very little singing, only a few responses like the Kyrie Eleison, the Gloria in Excelsis, and the Sanctus. Most singing was done by choirs composed of monks or clerics. Choir music in the churches that had them was often elaborate and sophisticated." So, ang sophistication pala sa pag-awit at sa music ministry, hindi nagsimula sa mga mega churches. Nagsimula ito sa medieval age na talagang wide production. Hindi lang yan ang problema natin before the Reformation. It is not only that there was no congregational singing, there was also no vernacular singing. Ano na rinig nyo kanina? It was in Latin. The Catholic policy of mass in Latin meant that the music would also be in Latin. In fact, for 1,000 years, ito yung naka-ingrain sa kanila. Diba, yung Latin Vulgate ni Jerome, yun yung Bible nila. So, ganun din yung pagkanta. Pagdating sa Pilipinas, inabutan tayo nito na yung mga misa natin ay nasa Latin. Kaya, it was so ingrained even to the Luther and to the Protestant people that when they started their Protestant services, in-include pa nila Luther yung original Latin text. Kumbaga, ito yung meron sila at ito yung alam nila. So Protestantism would have to produce their own music na magiging iba because sa Catholic, ang nagsasamba, nakikinig lang siya ng worship song pero hindi niya naiintindihan ang worship song. So the worshipers of the medieval period only heard worship music, but they did not sing nor understood what was being sung under the service or the mass. So kanina kung naka-awit ka ng A Mighty Fortress at naintindihan mo yun, may 2 puntos ka na dapat ipagpasalamat sa Reformation. Isang faithful Catholic na ang pangalan is si Desiderius Erasmus, on the eve of the Reformation, he said, "The complicated musical style and non-participation of the medieval church detached the people from church music." So, nagkaroon ng bad impression ng mga tao sa music. Pag sinabi nila music sa church, parang it's not for me. Hindi sila nag-invest ngayon at nagkaroon ng gana dito. Sabi ni Chuck Fromm sa new song, "The Sound of Spiritual Awakening," "By reintroducing public worship, the reformers displaced virtually overnight 1,000 years of high church ritual. The Reformation fathers condemned the Gregorian chant for some very telling reasons, revealing along the way their own evolving concepts of music.
they objected to the destructions of elaborate vocal and instrumental music, the dangers of overly theatrical performances, the unwarranted expense of elaborate ceremonies and enormous pipe organs, and the uselessness of texts unintelligible to the common man. Contrasting with the high church's entrenched musical traditions was the simple and pragmatic approach of men like Martin Luther. Luther's stated goal was the restoration of true worship. He understood the tremendous benefit resulting from hearing the word of God and then uniting as a congregation to offer thanksgiving in song. This stress on congregational participation in worship became a linchpin of the Reformation. So in other words, hindi lang ang doktrina naging importante sa Reformation, it transformed even the way they worship God sa kanilang worship services. Even Pope John the 22nd, noong 1325, this is more than 100 years before the Reformation, he said, yung mga musicians, they intoxicate the ear without satisfying it. Paano nga naman na hindi ma-intoxicate, di ba? Nagagandahan ka lang sa boses, pero hindi mo naman masabayan kasi marahil katulad kita, sintonado ka, o kaya naman, Latin, hindi mo naintindihan. To the point ka na si John Wycliffe, sabi niya, the more the men spend time in singing, the less they observe the law of God. Talagang, parang perception is, pag mahilig ka sa singing, ay ito yung taong mahilig sa mga bagay na hindi niya naintindihan at nagdi-disobey, di siya careful sa word of God. But here is a lesson muna sa atin before we go to the Reformation changes. Pinapakita lang ng mga errors ng medieval church, no matter how beautiful and sophisticated music is, if it is not understood by the worshipers, it's simply a wasteful destruction to the aim of true spiritual edification. Ito yung na-miss ng medieval church, na dapat ang music mag-edify. Pero paano ma-edify kung hindi naintindihan yung inaawit? Kaya naging wasteful destruction lang, napakamahal, napakalaki ng ginagastos nila sa mga musicians at sa choir nila na professional. So the worshipers, sa 1 Corinthians, sa 1 Corinthians 14, 7 to 9, binigyan tayo ng principle ng Biblia paano natin tingnan ang worship. Sabi dito ni Paul, so 1 Corinthians 14, if even lifeless instruments such as the flute or the harp do not give distinct notes, how will anyone know what is played? And if the bugle gives an indistinct sound, who will get ready for battle? So with yourselves, if with your tongue you utter speech that is not intelligible, how will anyone know what is said? For you will be speaking into the air. In other words, sa isang worship service, kapag meron tayong sinasabi dito na hindi naiintindihan ng karamihan, it is just speaking into the air. It is not the intention of God. In fact, sa 1 Corinthians 14, ang aim ng worship service is to glorify God through edification. E paano ma-edify kung hindi natin naiintindihan? Hindi ito parang drugs ang worship na kahit hindi mo maintindihan, kumakalma lang ang iyong pakiramdam, nagiging pampakalma siya. Diba? So the medieval church showed to us negatively that God is looking for sincere worshipers, not professional performers. Gusto ko lang i-clarify, we are not condemning those gifted and talented musicians and professional singers. In fact, we listen to them. Mamaya, i-appreciate natin yung place nila sa kasaysayan ng mga iglesia. Pero pagdating sa Diyos, it is not the professional performers ang hinahanap niya, kundi mga sincere worshipers. So the medieval church did not preach the word rightly and they did not sing the word rightly. So the Reformation, what did it do? The word was preached and the word was sung. Ito yung napakaganda sa Reformation. The Reformation has been widely celebrated as the revival of biblical preaching. Yes, it is true, but preaching was the foremost area of ministry which undergone a thorough reformation, but the reformers did not stop there. The Reformation did not only focus on the preaching of the word, but also
on the singing of the word by the whole congregation, not only by the skilled musicians. Ito yung ginawa at binequith pala ng Reformation sa atin. Na ang word of God, hindi lang siya iaawitin ngayon ng mga professional singers, but by the whole congregation, whether skilled or not skilled sa singing. Sabi ni John Henry Marley Diobigny, sa kanyang history of the Reformation, the church was no longer composed of priests and monks. It was now the congregation of believers. All were to take part in worship. A taste for music was diffused throughout Germany. From Luther's time, the people sang. The Bible inspired their songs. Hence, the revival in the 16th century of hymns. Hymns were multiplied, they spread rapidly among the people and powerfully contributed to rouse it from sleep. So, kumbaga, binuhay pala ni Martin Luther at ng Reformation yung congregational singing to the point that the whole church became not only a hearing church but a singing church. So the Reformation was also the revival of biblical singing in the church worship. Kaya isa sa i-treasure natin bilang mga mananampalataya ngayon is our freedom and this blessing that we can sing with the whole congregation ng papuri sa Diyos. Kaya maganda itong sabi ni Scott Aniol, isang taong may PhD pagdating sa music. Music is important. It provides an interpretation of the theology of the lyrics and gives expression to that interpretation. But music is secondary. The music is selected and performed to modestly support the truth with sentiment that accord to sound doctrine. And an emphasis is given to reverence, self-control, sobriety, and dignity in how the songs are led, accompanied, and performed. Sinasabi ni Aniol dyan na ang music, bagamat importante siya, secondary siya sa preaching. Pero ang music sa church ay hindi pwedeng church music siya katulad sa labas. Limiting ang music sa church because it should reflect yung self-control, sobriety, dignity, and most especially yung reverence na pagdala sa Panginoong Jesus. While of course, outside the church, we can sing and we can use different music styles, even rap. Pero you don't expect in our church that we will sing to the Lord using rap sa ating worship songs because there are some styles na nababagay para sa ganitong uri ng mga events. At ang worship ay isang event na banal, therefore it should reflect din yung ganung bagay sa mga music natin. So tingnan natin ngayon si Luther, na alam natin, the reformer of Germany, pero reformer din pala siya ng church music. Luther was not only a great theologian, but he also had a great passion for music. Ito yung isang bagay na kakaiba kay Luther. Ito ay isang bagay na nag-excel siya sa lahat ng mga kilalang personalidad sa Reformation. Hindi lang siya theologian, lover of music siya. May passion siya sa music. And this made him the perfect man to reform not only the doctrine of the church, but the worship services of churches coming out of the Protestant movement. Tandaan natin, ang mga churches nila Luther, hindi naman sila umalis sa kanilang church at nagtayo ng mga building at yun ang naging Protestant churches. Hindi ganun ang kanilang gobyerno noon. Ang gobyerno nila is yung buong Germany naging Lutheran, which means yung mga nakatayo na chapel nila, mga buildings, mga Catholic yon, naging former Catholic churches sila, naging Lutheran church ngayon. So, ang mangyayari is paano na yung transition, paano na yung reformation. Eh, diba, noong 1521, nasa Diet of Worms siya, kinidnap siya para makatago siya, nakatago siya doon sa Wartburg Castle. At habang nakatago siya sa Wartburg Castle, tinranslate niya doon yung German Bible ng 1521 to 1523. Pero 2 years na siyang nawawala sa Wittenberg at ang pumalit sa kanya ay ang magaling at napaka mainit na, di pala magaling, nagmamagaling at
napakainit na si Karlstad. Gusto ni Karlstad bilang leader ngayon sa Wittenberg ay magkaroon siya ng extreme position of purging the old religion from the people by force. At kinontra ito ni Luther kasi pinagsisira nila yung mga window stained, yung mga stained glass windows, tapos yung mga ginagamit, pati yung syempre yung mga rebulto pinagsisira nila, pero yung mga organ, dahil associated yon sa Catholic Church, parang nung dati before kami naging reform, yung mga drums ayaw namin, may mga nagtuturong ibang mga pastors associated daw yon sa mga demonyo, so hindi kami naggumagamit ng drums, no? Ngayon gumagamit na tayo ng drums outside of course ng ating solemn worship. Ang ibig ko lang sabihin dito, Luther, sa kanila associated 'yon sa Catholicism. So tinago lang nila. So si Luther nagalit siya dahil naisip niya hindi ganito yung Reformation na gusto ni Luther. Hindi pinupuwersa ang Reformation sa mga tao. Kaya si Luther, he came out of hiding, and in 1523, he provided Germany the much needed leadership na kailangan nila, not only in theology, pero ang tanong nila, paano na tayo magwo-worship ngayon? Eh, kung si Luther, tinranslate niya yung Bible into German language na intindihan namin, hindi pwedeng kami aawit na hindi namin naintindihan. So, also, naging musical leader si Luther. In fact, kinarir niya ang pagiging musical leader sa Germany na nag-influence sa mga karatig bansa na nagre-reform. Pero ang ginawa ni Luther, instead of discarding all Catholic practices, he integrated the simple union of plain chant and complex polyphony of the Catholic Church into a new Protestant liturgy that involved congregation. Naging exciting kasi para makasabay ang congregation, eh kailangan either turuan niya ng Latin o kaya naman yung songs gawin niyang German, gawin niyang vernacular. So si Luther, dati, ang inaawit ng Catholic Church ay very strict. Di ka basta-basta pwedeng gumawa ng songs mo. Dapat may permit mula sa church or sa Vatican or dun sa pinakamataas. So the Luther introduced the practice of congregational singing of psalms and hymns in their very own language ng German people. So ang magiging tanong dito, okay pala yung ganito, no? Ang magiging tanong, kung ganyan ang gagawin natin, anong melody, 'di ba, magko-compose yan, anong uri ng music ang gagamitin natin? So, the Lutherans not only settled on scriptural hymns, but they also wrote their own, paving the way to putting their doctrine in their liturgical music. Sabi ni Jonathan Willis doon sa isang article, Luther's musical legacy is the Reformation unsung achievement. Ang ganda ng article na to. This was a democratization of one of the most popular and emotive dimensions of religious worship and a powerful weapon in the Reformation's battle for hearts and minds. Kaya ito yung ginawa ni Luther. In fact, ang gagawin ni Luther is gagawa siya ng music, poems, na ilalapat at hahanap siya ng mga musician na ilalapat nila doon at anong gagawin. Merong issue na para maintindihan ito ng mga worshipers, anong gagamitin? Pag ginamit yung style ng plain chant, yung mga musically inclined lang. Dito, baka sila dyan lang ang makagawa nun. So, ginawa ni Luther ay pumunta siya doon sa labas at nakita niya paano kumakanta yung mga tao. So, kumbaga, ginamit niya ngayon yung secular form or yung melody na ginagamit sa labas. Eh, di ba sa atin, yung mga kanta natin sa labas, may chorus, di ba? Ganun ang naging pattern ng Reformation hymns. Nagkaroon sila ng chorus. Bakit? Kasi ito yung ginagamit ng mga tao sa labas. Mas madali na itong mapag-aaralan. Kinriticize siya kasi parang ginagawa mong mababa at madumi. Secular ang church music, ang tawag nila dito bar tunes, tunes sa bar. Sabi ni Luther, hindi ko ginagawang bar tunes, bar forms ang ginagawa ko. Which means yung form lang pero
para mas maintindihan at mas magamit at makasabay ang mga tao. At alam nyo, ito ang nanamayagpag at inaccept ng mga Reformation people sa kasaysayan. To the point na ngayon, kung paano tayo kumakanta ng mga love songs, ng mga secular songs, di ba parang ganun din ang ating worship songs. May mga pagkakaiba minsan sa hymns, pero yung ating mga ginagawang music is parang may ganun na pagkakatulad. So gusto kong i-summarize yung contribution ni Luther. This was a time that music was relegated to the professional. So isang dapat na maintindihan natin dito, number one, music is a gift from God to man. Ito yung emphasis at bukang bibig ni Luther. Musica Dei Donum Optimi, no? Music is the gift of sacred music is the gift of the sacred God. So Luther is the only reform who had some of the unforgettable words on music and its place in the life of man in general and in the ministry in particular. Paghanap ka ng mga writings ng mga reformers, si Luther ang mas maraming sinabi patungkol sa music to the point na yung mga katulad ko baka ma-offend. Number one, no? He was so good in playing the flute at siya ay katulad ko may powerful tenor voice. Biro lang. And then, if music is a gift daw mula sa Diyos, pag hindi mo daw na-appreciate ang music, hindi ka dapat daw ituring na tao. Luther being a Luther, kaya alam nyo, ouch, no? Di ba sa atin, at least may pambidyo kayo na boses sa atin. Pero sa mga iba na hindi nakaka-appreciate ng music, you are being unhuman or not human. Sabi niya, music is an excellent gift of God. Any man not touched by the power of music deserves nothing except the music of the pigs. So, kung di kayo nakaka-appreciate ng music, alam nyo na puntalad daw tayo sa mga baboy at yun ang pakinggan natin. Yun ang deserve natin. Sabi ni Luther pa sa kanyang famous foreword doon sa George Rouse Symphony noong 1538. Ito yung mga hinire o kinausap niyang mga talented musicians sa Germany na nagbigay ng mga melody, naglapat sa kanya sa mga ginawa niyang hymns. Sabi niya, however, when man's natural musical ability is whetted and polished to the extent that it becomes an art, then do we note with great surprise the great and perfect wisdom of God in music, which is, after all, His product and His gift. We marvel when we hear music in which one voice sings a simple melody, while three, four, or five other voices play and trip lustily around the voice that sings its simple melody and adorn this simple melody wonderfully with an artistic musical effects, thus reminding us of a heavenly dance where all meet in a spirit of friendliness, caress, and embrace. A person who gives this some thought and yet does not regard music as a marvelous creation of God must be a clodhopper indeed and does not deserve to be called a human being. He should be permitted to hear nothing but the braying of asses and the grunting of hogs. So, sige na. gusto na natin ang music. Love natin ang music. Ang problema naman, love natin ang music. Ang music yung hindi love tayo, eh. Diba? So he desired that all Christians would love and have a high regard on music. So ganito yung ginusto at tinuro ni Martin Luther. Sabi pa niya, I, Dr. Martin Luther, wish all lovers of the unshackled art of music grace and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. I truly desire that all Christians would love and regard as worthy the lovely gift of music, which is a precious, worthy, and costly treasure given to mankind by God. The riches of music are so excellent and so precious that words fail me whenever I attempt to discuss and describe them. So, napaka ganda nung sinabi niya pagdating sa music, no? Na dapat makita natin to bilang mga Reformed churches at ma-appreciate natin yung place ng music sa ating iglesia. He even wanted musical competency as requisite to the ordination of preachers. Ay siguro magiging konti ang mga, hindi kami magkakapagpastor, no? Hindi kami pwede kay Martin Luther. Sabi niya sa kanyang table talk,
I always love music. Whoso has skill in this art is of a good temperament. Kaya pala, hindi maiinitan ang ulo ng mga musician, no? Katulad ni Freddie Mercury. Sila nga yung temperamental usually, di ba? But may point naman siguro siya sa kanyang pananaw. I always love music. Whoso has skill in this art is of a good temperament, fitted for all things. We must teach music in schools. A schoolmaster ought to have skill in music or I would not regard him. Neither should we ordain young men as preachers unless they have been well exercised in music. So, kayong mga nagtuturo, ha? Yung mga dapat pala para tayo mga songbird, no? Hindi lang etik. Naku. Number two na lesson from Luther. Next to the Bible, the hymn book is the most important. And this should, again, no, revolutionize our view of music. Sabi niya, Luther and the Lutherans were known in history as producers of great hymns. And napakatotoo nito. Doon sa Weimar edition ng Table Talk, translated na ito from German, music is an outstanding gift of God and next to theology, I would not give up my slight knowledge of music for a great consideration. And youth should be taught this art for it makes fine, skillful people. Kumbaga, dito nanggaling siguro marahil yung pananaw, yung ganitong uri ng music, it is what the reformers call high culture. Isang ini-encourage ng Reformation is to expose ourselves to higher form of culture. Ang higher form of culture, yung nagiging hobby mo. Diba, halimbawa, ang mahilig kang manood, imbes na teleserye, ang gusto mong panoorin, yung orchestra, opera, yung mga Hamilton type na mga shows. This is kind of higher culture na yung tastes mo pagdating sa arts, literature, ay nagiging kakaiba at mas mataas kaysa sa mga ibang tao dahil mas cultured yon, no? Because alam natin, Reformation is always pro-education and achievement. Lutheran hymnody, powerfully intertwined theology with devotion. Ito yung kakaiba sa theology ng Reformation, o hymnody ng Reformation, hindi lang para umawit at matouch yung heart, alam mo yung para mapaiyak. No, ang emphasis is doctrine with devotion. Again, Luther said, in summa, next to the Word of God, the noble art of music is the greatest treasure in the world. It controls our thoughts, minds, hearts, and spirits. Our dear fathers and prophets did not desire without reason that music be always used in the churches. Hence, we have so many songs and psalms. This precious gift has been given to man alone that he might thereby remind himself that God has created man for the express purpose of praising and extolling God. So if God created us to worship Him, to extol Him, to praise Him, then therefore music should have a place sa buhay ng Kristiyano. Luther himself published his first hymn book, 1524. 1523, nagsimula siya na mag-introduce sa Protestant worship services ng kanyang mga hymns. At nung after 1 year, pinublish na niya ito and the Germans feasted on it. Alam niyo ba na for hundreds of years, ang mga Germans na incorporate ito sa kanilang tradition, sa culture nila, yung pag-awit na yung family kasamang umaawit, sa church umaawit, and the Germans really like this dahil sila yung kauna-unahan ng mga tao nung panahon na yon na ang mga sumasamba ay nagkaroon ng pagkakataong umawit. Eh, si Luther, he has given us this hymns that were of immortal nature ngayon. Yung Psalm 46, sinulat niya at bibigyan of course ng music or melody ng mga talented musician, and that is the result, ang result niya is A Mighty Fortress is Our God. At yung Psalm 130, may ibang title ito noon, pero ngayon, By Grace Alone. So, sabi ni Janet Henshaw Danielson, in the early 1520s, Luther invited his literary colleagues to write metrical rhyme song phrases in German.
the melodies for his own renderings of Psalm 130, out of deep anguish I cry to thee, O Lord, 1523, and Psalm 46, a mighty fortress, 1529, were composed with great care, matching music to text in mood, in syllabic emphasis, and in phrasing. Luther's clear declaration from 1524, these songs were arranged in four or five parts to give the young something to win them away from the love ballads and carnal songs and to teach them something of value in their place. Luther aimed both to replace secular song with scriptural song and to develop the music literacy and part singing skills of the young with a view to placing God's word in the hearts of believers through music. So, napaka-powerful ng naging result nitong mga gawa, obra ni Martin Luther. So, after Luther, the most famous Lutheran church musician that we will have is Johann Sebastian Bach. He wrote 83 volumes of religious music. Nung namatay siya, na-discover yon. At karamihan ng mga manuscript niya, mayroong SDG, which means Solid Deo Gloria, to God be the glory. At ang emphasis, at lumaki siya na Christian in a Lutheran home. So ang emphasis nitong si Johann Sebastian Bach is that every music sa church should glorify God. At ito yung isa pa na pangatlo, through theology, through the medium of music, touches the heart differently. I have entitled yung ating lesson as the doctrine sweetly impressed on the heart. May kakaibang power ang music by the grace of God na sa doctrine na daladala niya, intertwined with this devotion and this the music as musical beings, in a way na na-address ang ating mga puso. And no reformer understood more the emotional impact of Christianity to the heart than Luther. Siya yung tao na nangungumpisal sa kanyang superior 6 hours, 4 hours. Ganun siya katindi yung kanyang inner turmoil, yung troubled conscience niya, na kapag may nagawa siyang kasalanan, napaka-heightened ng nangyayari sa kanya. So he is a deeply emotional person. Kaya nga, di ba, sabi nila, on the negative side, ang naging pangit kay Luther, naging temperamental siya because of his personality. But on the good side, na-harness niya ito towards the reformation of music. So while we maintain the priority of the preaching of the word, si Luther, inappreciate niya yung unique place ng music sa ministry. He thought the praises of God would drive away the devil. Ganito katindi ang pananaw ni Luther, nang tingin niya ang music ay nakakapag-cast out, nakakapag-palayas ng demonyo, kung paanong sa panahon ni David at ni Saul ay na-soothe yung heart ni Saul dahil sa pagpupuri sa Diyos. At nagko-comfort, nagre-refresh sa heart. At yan yung napakaganda na sinabi dito sa Table Talk. Music is one of the best arts. The notes give life to the text. It expels melancholy. As we see in King Saul, kings and princes ought to maintain music, for great potentates and rulers should protect good and liberal arts and laws. Though private people have desired thereunto and love it, yet their ability is not adequate. We read in the Bible that the good and godly kings maintain and paid singers. Music is the best solace for a sad and sorrowful mind. By it, the heart is refreshed and settled again in peace. So yung mga nagigig dyan, pakipicturan nyo yung paid singers. Binabayaran pala yung mga singers, hindi nagpapa-thank you lang. Ganito ang ginawa ni Luther. So Luther reminded the Protestant world of the power of good and godly music, that it finds it finds a way for doctrine to be sweetly impressed on the heart of the faithful. So, praise God for this. Sabi ni Luther sa kanyang works, we want the beautiful art of music to be properly used to serve her dear Creator and His Christians. He is thereby praised and honored, and we are made better and stronger in faith when His holy word is impressed on our hearts by sweet music. Itong ating generation, testimony ito ng power ng music. Diba? Sa mga worship services, they are really preparing yung kanilang pagsamba na magiging emotionally charged. While there are many excesses, we cannot deny the fact
that music is a powerful tool sa pagkatao natin at bahagi ito ng pagkalikha ng Diyos sa atin. He made us as musical or beings na may kakayang i-appreciate ang music. So this is something na naging excessive sa mga ibang churches, na nagiging fleshly ang kanilang approach sa music, na para kilitiin na lang ang mga emotion ng tao, o kaya naman ay magbigay ng unbiblical na expectation na kapag umiyak ka, kapag ikaw ay naging bizarre ang behavior mo, you are really moved sa music, and hindi dapat magiging ganito. So let's proceed sa impact ni Luther, yung reformation niya ng music at yung music ministry niya. Now, when you attend a church worship service and you are able to participate in singing and understand the songs that you sing, you are directly benefiting from the efforts and genius of Martin Luther. Alam niyo, buhay pa si Luther, alam na niya na magiging malaking legacy niya ito at far-reaching yung effect ng kanyang music. Sinabi niya, the Reformation's impact on music I propose was equally far-reaching, making the Word of God live in the hands, eyes, ears, and hearts of all people. Eh kung wala palang Reformation, at kung nasa Catholic Church tayo, ang emphasis ay nandoon sa mga nakatayo at doon sa choir. Kaya napakahalaga ng congregational worship. Kahit yung mga critics ni Luther ay umamin, inadmit nila yung kakaibang influence ng hymns at music ministry niya. Sabi ng German Jesuit na si Adam Constant noong 1620, Luther had converted more souls with his hymns than with all his books and sermons. Imagine mo yung Catholic priest ka, maririnig mo yung mga tao, kinakanta nila, A Mighty Fortress is Our God. Kinakanta nila Protestant hymns. Di ba? Nung ako ay nag-aaral sa Catholic High School, yung mga sikat naming mga songs sa Catholic, yun ang alam namin. But now, ano yung ikakanta ng isang Christian o ng isang Protestant? Hindi niya kakanta yung mga kinakanta sa Catholic. Ang ikakanta niya, Amazing Grace. Di ba? Ang ikakanta niya ay yung mga well-loved hymns ng mga Protestants. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. So, ganito ang naging result ng ministry ni Martin Luther. So, it's about time to have these lessons and apply them sa ating church. Number one, refresh yourself on the Reformation blessing of being able to sing as a congregation in the worship service. Refresh mo yung sarili mo na kaya mong mag-participate at inaalaw kang mag-participate, because there was a time where you cannot participate, that you can attend a worship service pero pinagbabawal kang umawit. Eh ngayon, libreng-libre na. So, repent of your evident apathy and lack of passion, appreciation, and sincerity during the congregational singing of the church. Ano, bago pa ako nag-reform, isa sa annoying practices na nakikita ko sa mga churches at sa circle ng mga churches namin noon, and even conferences, is that kapag umaawit kami, uso dahil malakas ang may choir at malakas yung song leader, may talagang boses. Kumbaga, na-drown yung congregation. Ang isa sa annoying sa akin is ang dami nagkukwentuhan habang umaawit. In fact, lalo na sa pastor's conference, ang mga pastor, kahit sila nagkukwentuhan. To the point na ang ginagawa ko minsan, hindi ako tumatabi sa isang kakilala ko, especially kung ito yung pastor na mahilig makipag-usap habang worship service. At meron na akong kilalang ganito. Na to, sasabihin niya kung ano, ibubulong niya kung ano yung ayaw niya o kaya ano. It is so disturbing and distracting. Kaya pag tayo umawit, pagsisihan natin, yung hindi natin binubukahan bibig natin. Pero pag sa video, okay, sampu ka agad, nilalagay mo. Tapos, titingin ka pa, nandito ba yung kapitbahay o may nakikita. Pero, di ba, yung puso natin, ito, niligtas tayo ng Diyos.
Di ba may point din yung mga nasa ano, contemporary Christian music o yung mga churches, sa mega churches ba o kung anumang mga churches na hindi reform, may point sila na minsan nagiging apathetic yung mga solemn people pagdating dito. And it should not be. At ito yung dapat natin pagsisihan. Tapos yung umaawit tayo na hindi natin itinatry na unawain kung ano yung inaawit natin. So let us intentionally also remove unnecessary distraction that is bordering to profaning the holy worship of God during congregational singing. Like yung talking, unnecessary walking, and the most notable of all, yung hindi ka nagpa-participate sa singing. Kaya mag-alala, hindi ko babanggitin ng kape. Sabi ni Kit Getty, kilala nyo to, pero umaagri ako sa sinabi niya, but now is the moment to re-embrace the crucial role of congregational singing in our churches. Singing is an act of obedience. We gather and sing because we're called to, like telling the truth, like loving our wives and our children, like loving our neighbors as ourselves. They may seem like bold statements, but consider this. Singing is a real and tangible expression of loving the Lord with our whole hearts and our whole selves and loving our neighbors as ourselves. So, you see, there is no part of the worship life, sabi ni Ligon Duncan, that is more in need of reformation than congregational singing. Na kapag umawit sana tayo, eh, let us give all our hearts to the Lord. Of course, minsan makakalimutan natin, but it is good that we will have a culture na blessing ito ng reformation. Let's take advantage of this. Kaya naman, isa sa gustong-gusto kong ginagawa dahil syempre ang Diyos hindi na binigyan ng talent ang lahat, no? Yung iilan lang sa atin. Kapag umaawit sa congregational worship natin, actually meron akong nilolocate ng mga ilang tao kung nasan sila. Gusto ko sanang tumabi sa kanila eh. Kasi kapag naririnig ko yung boses nila na talagang napaka-passionate, napaka-sincere, and then gifted pa sila, talagang nagiging blessing sa soul ko because hindi ako nabibless sa boses ko eh. I just ask my children pag family worship namin. Kahit gustong-gusto mo, emote na emote ka na, namumove ka na sa songs eh, pero matatawa sila eh. But you know, this is a curse I have to bear all my life. But please, kayong mga talented sa music, lahat binigyan ng ganitong blessing. Tapos ngayon may opportunity sa'yo, ine-neglect mo, sasabihin mo, yung iba na lang. Ano ka ba? Eh kung pwede ko lang kunin yan sa'yo, kinuha ko na eh. Parang wag nating palampasin. Hindi lahat binigyan. Kaya wag kumanta ka sa November 19, okay? Wag mong ipasa sa iba. Appreciate those who labor and minister to us in and through our music ministry. You know, music is one of the most underappreciated ministries in Reformed churches. Amen? Correct? Tingnan natin. Hindi nga tayo masyadong gumagastos. Hindi taan natin piniprepare itong stage natin na parang alam mo may mga spotlight pa, may smoke ano pa, kung ano-ano pang mangyayaring parang concert sa Araneta o sa MOA. Kumbaga, underappreciated. Isa ito sa kinalulungkot ko at minsan ako nakakaligtaan kong pasalamatan yung tumutugtog ng keyboard. Yung mga nasan dun sa likod na tinutulungan tayo, nagmi-minister sa atin. Kaya ang nangyayari is RPW daw tayo because of our regulative principle of worship. Ang nangyayari is nagiging solemn, boring daw, hindi gaanong nagagamit yung mga gifted at talented sa music sa atin. No, I say that the reverence that the RPW requires should all the more remind the church or members to be appreciative of the helpful assistance and worship of those in the music ministry. Eh sila yung nag-encourage sa atin at tumutulong sa atin para mas makaawit tayo ng maganda at ng maayos, di ba? Mayroon pang usually babae na nagli-lead doon sa microphone sa atin para makapag-minister siya doon sa manonood ng or sa worship natin pag sa YouTube or saan man at mag-guide tayo
Because ang ating leader dito, presider siya, hindi siya song leader. Kasi kung song leader siya, kailangan magaling siya sa music katulad ni Luther. Pero hindi, papaano yung iba? Di ba? So, now, kausapin ko muna yung tatlong uri ng mga tao sa church natin. Number one, for members. Encourage, please, those in the music ministry by personally appreciating them. And most especially praying for them. They are doing this for the Lord. This is ministry. Hindi ito para magpasikat o para humanga yung gusto kong babae diyan. Magaling akong tumugtog at makinakikyutan. Iba yung dating. Hindi ganon ang ating pananaw. Yung mga members natin, please encourage them. Thank them. Uy, salamat sa pagtugtog mo, ha. For many years, may isa lang tayo na keyboardist. And napansin ko, there are very few people na nag-appreciate personally dun sa taong yun. And I hope na mag-iba yung ating culture sa iglesia. O deacons, kausapin ko kayo, pati yung sarili ko. After prioritizing the needs of the ministry of the word, praise God, salamat sa inyo, pinaprioritize yung needs ng word at ng ministry ko. But please, let us do our best to supply the needs of the music ministry as musical instruments are not usually cheap. Hindi ka naman bibili ng gitara na 500 lang, pambata lang yun, practice lang yun. We must be willing to spend for such worthy cause. Yung iba nga, yung mga camera nila at yung, di ba, photography, ginagastusan nila, mga speakers nila, para lang magkaroon ng pandisco, pang video, pag Christmas o New Year. Sa atin bilang iglesia, let us also put into wise use ang ating mga pera, kung meron man tayo, of course. Diba? So, most likely, Clavinova na yun next year. De, wala tayong keyboard ngayon, alam nyo ba? Nangihiram lang ang SABC sa isang member. Ayaw lang kunin ng member. Nahihiya siya. Siya pa yung nahiya, no? Hindi tayo. Pero nasira yung ating keyboard. So, this is one of those projects na gusto natin gawin next year. And then, for musicians and volunteers in the music ministry, salamat sa inyo, but please thank the Lord for your talent. But remind yourself always that in the ministry, grace is always over gifts. I always say, kahit gaano ka kagaling at kahit gaano ka talento, katalented, I will always prioritize yung grace sa buhay mo, yung character, yung ministry mo, how you love the Lord and the people of God. And then, number three, as an RPW, Regulative Principle of Worship Church, we must cultivate all the more our musical side for the sole aim of spiritually edifying the church. I believe that RPW is not the enemy of good worship. Amen? It's not enemy of good worship. We must cultivate, but its wrong application is. While we do not aim for professional musicians like that of the medieval church, we should never waste the musical talents ng mga members natin, gifted by God. Hindi lahat. Common grace ang pagkakagiging magaling sa music. Even unbelievers, di ba? Just this month or last month, na isama sa billionaire status si Taylor Swift. Napakabata pero billionaire na siya sa mga nasa music industry. And this is a feat na pinapakita music is really on demand. Di ba? Hindi na nga nakapag-concert, napapanood pa niya yung kanyang sa mga sinehan. Napakatindi nilang kumita. But of course, our aim is not about money or to destroy good music, but we want to maximize yung gift ng Diyos. So, the point is RPW is good because it guards our worship to make music a secondary and maintain the spirit of reverence, not familiarity. Diba? Sabi nga daw nila yung mga worship band or minsan yung mga worship leader, 30 minutes lang silang nasa harap, pero 30 na yung heresies na nababanggit pag nabibigyan ng pagkakataong magsalita sa harap, because that is not their place. They should not be the theologian or teacher ng iglesia. Kaya dito sa RPW, sinisecure niya
na walang lalabas na mali na salita. Diba? At napaka-prone nating mga tao. Diba? Baka may biglang mag-lead sa atin dito. Ako lang bang nangangumusta kay Lord pag nagpipray? Diba? Hindi natin pwedeng gawin yon. At least sa RPW, secured tayo. Hindi mangyayari kailanman yon sa awa ng Panginoon. Pero pag ikaw, tayo, binigyan ng problema ng Diyos, eto encouragement sa'yo. Believe ang Diyos sa'yo. Eh, di ba, ang daming heresies na lumalabas sa mga untheological members. Worship must be our affectionate response to the truth we heard from the Word, and music is only a medium by which worship is expressed. It is not a stimulant. Okay? So, let us end by saying that the Reformation left the legacy that with regards to the Word of God, grace should not only be powerfully preached, it must be sweetly sung too. Let us bring back that sweet singing sa iglesia. Let me end. Sabi ni Michael Horton, Reform worship can be described as objective with all it glorifies the sovereign God, yet it is essentially thankful. It is important for those who of us who call ourselves Reformed to realize that Reformed theology is not simply a new way of thinking or believing, but a new way of worship and service. This is the biblical way to serve God. Let us pray. Father, we thank you sa aming natutunan at nawa na pahaba man yung aming lesson, may it became a solid foundation sa aming pananaw sa worship, singing namin and worship songs. And our intention is not really to attack other views, but in our intention to preach and to teach the truth, we know that nagiging consequence ang ma-address ang mga unbiblical practices. But nawa, kahit na ganun, ang aming mga puso nawa manatiling humble, manatiling sincere, at loving sa bawat isa, at maging sa aming pag-awit, manumbalik yung aming apoy sa paglilingkod sa inyo. Thank you, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen. We will not have the Q&A usually sa mga susunod na linggo na. We have a break ng mga 15 minutes, please.